Balita, kumpiyansa ang isang health expert na kayang kontrolin ang bansa ang hawahan ng COVID-19 kapag nag-umpisa na ang klase sa August 22. Sa panayam sa ABS-CBN News Channel, sinabi ni Dr. Anna Ong Lim na miyembro ng Technical Advisory Group ng DOH na mas alam na ng gobyerno at ng publiko kung paano makokontrol ang COVID-19 transmission. Pero pagdating sa monkeypox virus, naniniwala si Dr. Ong Lim na dapat pang bigyang impormasyon ang publiko para maiwasang kumalat ang impeksyon lalo't iba ang hawahan sa monkeypox. The transmission dynamics of monkeypox is quite different from COVID. We're really quite blessed that it's not a respiratory virus, which would have made it much more difficult to deal with in the school setting. So since this is primarily skin-to-skin contact, and once again, we do expect symptoms to be present, if we follow, again, the minimum public health standards and we're vigilant about not reporting to school when we're feeling sick, this should be helpful, no, in preventing spread of this and other diseases. Pinaimbestigahan sa Senado ang nasayang na bilyong-bilyong pisong halaga ng mga COVID vaccines. Sinabi sa teleradyo ni Senador Risa Ontiveros na naghain ng resolusyon, nais nilang alamin kung bakit nag-expire at hindi nagamit ang halos 27 milyong bakunang nagkakahalaga ng 5 hanggang 13 bilyong piso. Sisilipin din anya kung talagang walang oversupply ng bakuna na isinisisi ng DOH sa vaccine hesitancy. Una nang itinanggi ng DOH na may oversupply ng bakuna at handa silang humarap sa imbestigasyon. Nakakapanghinayang talaga kabayan, kasi kung oversupply nga ang problema, eh ang nais nga natin na malaman sa resolusyon saan ba nagkamali o nagkulang sa proseso, di ba? Para moving forward, makatukoy tayo ng mga pamamaraan, makapagpatupad tayo ng mga mabisang interventions para mabawasan yung ganitong wastage na ito.